Hello mga Ludes, andito na naman po si Summer Chef. Magandang araw po sa inyo lahat at maraming maraming salamat po sa inyong mga support kay Summer Chef. Lalo-lalo na sa mga nanonood po dyan sa akin, sa premiere ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ngayon po ay may nakita po kasi ako doon sa mga pinalabas ko po ng mga video po before na may nagre-request po ng paella. So ito ngayon po, gagawa po tayo ng paella. Panoorin po ninyo ang video ni Summer Chef. Ito po ay para doon sa mga nag-request ng gusto po ng paella ni Summer Chef. Kasi ito po ang akin na talagang version ko po ay paella Valenciana po. Ito po ay may seafoods at saka may pork and chicken. Panoorin niyo po muna ang akin. Yan mga Ludes, start na tayo. Nakita nyo yan, sample lang po yan na ginigisa natin yan. Pero sa kawali po yan ginamit natin. Pero kung gusto nyo po, kung meron kayong paellera, mas maganda po paellera ang gamitin po ninyo. Kung parang family, may mga size naman po yung paellera natin. So kung ako po kasi pag gumawa ng paella, ayan po ginagamit ko, yan olive oil. At kung wala namang olive oil ay corn oil po. O bahala po kayo kung anong gusto ninyong oil. Tapos yan po ang paellera. Yan po ay good for 4 to 5 person po yan. Ayan po. Sunod po na ingredients natin. Sundin lang po natin mga nakalagay dyan sa mga binasta ni Summer Chef. Kung may kulang pa po dyan, ay dagdagan nyo na lang po. Kaya na pong bahala. Meron tayong red and green pepper, onions, chopped. Bahala kayo kung red or white po yan. May frozen peas. Meron tayong chorizo at saka garlic po yan. Ayan. Okay po, next po natin ay meron tayong minarinate na po yan na salt and pepper yung chicken at saka yung pork po natin. Bite size lang po ang gawin natin. Para po yan ay matapos na po, mga bite size lang po ang gamitin natin para madali po siyang maluto at madali rin po siyang kainin. Hindi po siya mahirap para lutong-luto talaga siya hanggang sa maluto po yung ating kanin doon sa ating paella. At yung rice po natin gagamitin ay yung tawag nito yung bisuto. Bisuto rice po ang gamitin natin. O bahala kayo kung anong klaseng ano. Tapos yan po ang ating pampadagdag ng namnam, lasa, yung saffron. Pampakulay din po yan. At pantanggal din po yan ang langsa ng seafoods ninyo. Mas masarap po yan kaso nga lang medyo kay kamahalan. Tapos ako po naglalagay ako ng paprika. Ito po yung paprika powder. Yan po yung partner ko dyan sa saffron, paprika. At kung bahala kayo kung gusto niyo po maglagay pa ng iba ingredients. Yan po. Tapos sunod natin yung seafoods natin. Pagkasuti po ng ating baboy na minarinate natin sa salt and pepper, sunod po natin ang seafoods. Yan po. Bahala po kayo anong klase mga seafoods ang gusto ninyo. Meron po tayong crabs dyan, prawns, at saka mga squid. Yan po mga seafoods natin. May mga clams po dyan. Bahala kayo kung tahong gusto ninyo. Yan. Paella Valenciana pong gagawin natin. Yan po ang saffron rice natin. Ganyan po magiging kulay ng inyong paella at medyo mamula-mula po yan pag nahaluan na po natin ng paprika at saka tomato sauce at konting tomato paste po. Yan po. Konting tomato paste lang po para hindi masyadong tumingkad ang kulay ng ating paella. So yan po mga Ludes, tapusin niyo po yung video na yan ni Summer Chef at sundin lang po ninyo ang step by step. Huwag po kayo gagamit ng natural na water, yan po gamitin ninyong soup stock po. Ayan ay galing sa seafoods po na pinakuluan ninyo, yan po yung sa mga shell. Galing po yan sa mga shell at saka doon sa mga ulo ng hipon para po masarap ang kainan. Kasama po ang pamilya. Yan po, nakita ni man ninyo. Seafoods po yan na kinakain nila na may paella. Po silang mga corn. Ayan po, masarap magkamay. Basta seafoods po. Okay po, enjoy po kayo sa panonood din Summer Chef. Thank you po at maraming maraming salamat po sa inyong mga support kay Summer Chef TV. Sana po nag-enjoy kayo sa bago ko na naman video ngayong araw. Alam na po at maraming maraming salamat po.